Na-confuse ka na ba sa relasyon? Yung tipong akala mo okay kayo, akala mo getting to know each other na kayo, akala mo MU na kayo, pero nagugulat ka na lang na hindi pala parehas yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Na ikaw lang pala yung may gusto sa kanya at siya, kaibigan lang talagang turing niya sa kanya. Kasi nga naman, di ba, may mga tao na pinaparamdam sa atin na special tayo. Pero ang katotohanan, iba talaga yung pagtingin nila sa atin. Kaibigan lang talaga yung turing nila sa atin. Kung isa ka sa mga nakaranas ng ganito kapatid, na nako-confuse ka, napapaisip ka kung ano ba talaga ako sa kanya. Saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin dito sa video na to ay yung mga bagay, kapatid, na magpapatunay na mabait lang siya sa'yo, okay lang siya sa'yo, pero hindi kayo parehas ng nararamdaman. Kaya kung interesado ka malaman kung ano yung mga bagay na to, tara kapatid, pag-uusapan natin yan. Skip on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. Kaya upload na natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales, kapatid, na may care lang talaga siya sa'yo, mabait lang talaga siya sa'yo, nakikita mo lang talaga na gusto kanya pero hindi naman talaga. Ay kapag hindi niya na-appreciate o nakikita yung mga the moves na ginagawa mo, o ito na, iniisip mo na na parehas kayo nang nararamdaman, na gusto niyo yung isa't isa kasi sobrang maalaga niya sa'yo, hinahatid sundo ka pa niya, talagang ramdam na ramdam mo na may care talaga siya sa'yo at feeling mo, girlfriend niya ang turing niya sa'yo. Pero may napapansin ka mga bagay. Ito yung parang hindi niya napapansin yung mga pagpapakyut mo, yung mga pagpaparamdam mo na gusto mo siya. Diba? Kapag ganyan yung nararamdaman mo, na parang may something dito sa taong to. Parang hindi niya na-appreciate yung ginagawa ko para sa'yo. Then kapatid, tama yung hinala mo. Kaya naman yung intuition mo ay sinasabi sa'yo na ganun yung dapat mong maramdaman. Ay dahil yun talaga yun. Hindi ka talaga niya gusto, kapatid. Kaya niya hindi na-appreciate yung mga yun. Kasi kung gusto ka ng taong yan, sa ngiti mo pa lang, kapatid, mabibighani na yan. Hindi mo na kailangan gumawa ng kahit na. Hindi mo na kailangan magsabi ng kahit na. Yung makasama ka lang, makausap ka lang, sobrang okay na yun sa'yo. Pero kung hindi niya na-appreciate yung mga pagpapakip ko, despite giving effort para makita niya yun, then, isang malaking senyalis lang yun, kapatid. Okay lang siya sa'yo, pero hindi pa siya ready sa relasyon. O makipag-relasyon sa'yo. Okay? Pasin tayo sa ikalawa. Which is, nalilito siya sa mga bagay na ginagawa mo. Tulad nga na sabi ko kanina, nagpapakit ka lang sa kanya, di ba? Pero para sa kanya, wala lang. At nagtataka siya kung bakit mo ginagawa yun. Diba? Kasi nga, hindi niya na-appreciate, hindi niya nakikita na itong ginagawa mo ay para ma-feel niya na may gusto ka rin sa kanya, di ba? Pero hindi niya na-appreciate yun. Kasi nga, hindi mutual yung nararamdaman yung dalawa sa isa't isa. Marahil, para sa kanya, kaibigan lang turing niya sa'yo. At ikaw, ibang level na, di ba? At yun yung ikalawang side. Pag-ikatlo, sinasabi niya sa'yo yung mga taong nakakamit niya. Binabanggit niya sa'yo yung mga special na tao na napapansin niya. Ito usually, mapapansin niyo ito sa mga magkakaibigan. Eh, diba? Kapag kaibigan lang talaga ang turing sa'yo ng isang tao, nasabi niya sa'yo na, uy, si ano ang cute-cute niya, diba? Alam mo, lumabas kami dalawa ni ano, diba? Talagang special para sa amin yung nangyayari. Diba? Parang ganon. Ibig sabihin lang nun, kapatid, hindi kanya nakikita as a girlfriend material, di ba? Kaya niya kinikwento sa'yo yung mga bagay na nararanasan niya sa ibang tao. Kasi imagine kung gusto ka talaga ng taong to, hindi niya paparamdam sa'yo na may ibang tao siyang tinitingnan, may ibang tao siyang pinupukusan, di ba? Kasi ikaw lang yung gusto niyang pukusan at gusto niyang maramdaman mo na special ka sa mata niya, wala nang iba, di ba? Ngayon, kung hindi ganyan yung pinaparamdam niya sa'yo, then, yung posibilidad, mabait lang siya sa'yo, okay lang siya sa'yo, ramdam mo lang na gusto pa niya, pero hindi ganun yung nararamdaman niya talaga sa'yo. Okay, proceed tayo sa ikaapat. Cheese, ang trato niya sa'yo ay katulad ng trato niya sa mga kaibigan. Kapag ramdam mo na parang may boundary yung relasyon mo, yung parang kung paano niya itrato yung mga kaibigan niya, hanggang doon lang din yung treatment na kaya niyang ibigay sa'yo. Then, ibig sabihin lang nun, kapatid, friendzone ka na talaga. Hindi talaga lalagpas yung pagtingin niya sa'yo. Kunsa, pagtingin niya sa'yo bilang kaibigan. Again, kung special ka, iba yung treatment na ipaparamdam niya sa'yo. Iba yung care na ipaparamdam niya sa'yo. Baka hindi mo alam kaya akala mo sobrang caring niya sa'yo, eh, ganun din yung treatment niya sa mga kaibigan niya iba. Na hindi mo napapansin, hindi mo nakikita, o hindi mo na-observahan. At yun yung isa pang sa'yo. Proceed tayo sa ikalima, which is, kung nagbabanding kayo, madalas, nagdadala siya ng ibang tao. Kung ito na, nagde-date kayo, tapos bigla siya may kasamang iba.
may mga kabanding siya na iba. May iba siyang gustong i-join in sa date niyong dalawa, di ba? Ibig sabihin lang nun, kapatid, hindi kayo na nakikita sa date, di ba? Kundi hangout lang yung gagawin yung dalawa. Kasi baka siya magpapasok ng ibang taong especially ka para sa kanya. Gugustuhin niya na sulugin ka, di ba? Pero kung hindi ganun yung nararamdaman mo, feeling mo, laging may ibang tao na sumusulpot sa banding yung dalawa, then kapatid, malaking posibilidad, hindi mutual yung pagtitinginan yung dalawa sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is, kapag inaasar kayo ng magkasama, eh, tinatawanan lang yan. Ito, usually nangyayari ito sa mga magka-coworker, diba? Kapag inaasar sila ng mga ka-coworker nila, uy, bagay kayo, uy, bagay kayo. Usually, kapag may mutual na pagtitinginan sa isa't isa, mangingitian yan pero hindi magtatawanan. Kikiligin, magbablash, magpa-platter, di ba? At yun yung mga dahilan para mas lalo pa silang magkaroon ng mas matinding bond, di ba? Kasi the people around them perceive them as couple, di ba? Pero kung kapag magkasama kayo, inaasal kayo ng mga tropa nyo, mga co-workmate nyo, pero tinatawanan lang niya, o todo deny siya, then kapatid, marahil ang pagtingin niya talaga sa iyo is kaibigan lang talaga. Kasi hindi niya i-deny yan or hindi niya basta-basta tatawanan lang yan kapag special yung pagtingin niya sa iyo. Hindi, sabi ko nga kanina, mapa-flatter siya, kikiligin siya kasi nga gusto niya talaga na ganun yung maging image niyo, dalawa sa harap ng maraming tao, na couple talaga kayo. Pero kung hindi ka special para sa kanya, tatawanan nga lang niya talaga yan. Okay? Proceed tayo sa ikapito, which is, nakikiusap siya sa'yo, i-set up mo siya sa ibang tao. Ito yung pinakamalungkot. At ito na yung realidad. Diba? Dito mo na talaga mapapansin na hindi ka talaga niya tinutrato as a partner o as a taong special na sobra. Nalagpas pa sa pagkakaibigan. Diba? Kundi, kaibigan ka lang pala talaga para sa kanya. Nasa friend zone ka lang talaga. Imagine, special ka na tao para sa kanya. Sobrang gustong-gusto ka niya. Tapos mag-aasal ng favor sa'yo, na-set up siya sa iba. Weird, di ba? Hindi gagawin niya yun kasi nga, ikaw yung gusto niya maging partner. Pero kung hindi, ganun yung nararamdaman niya. Kaibigan lang talaga turing niya sa'yo. Malamang gagawin niya yun. Diba? Kasi bilang babae, mas alam mo kung ano yung pwedeng magustuhan ng taong gusto niya. Diba? Kaya ikaw yung tatanungin niya. Ikaw yung gagawin niya ng move. Ikaw yung papagawan niya ng moves para magustuhan din siya ng taong gusto niya. Diba? At ang ganda na lang, friend zone ka na lang. Sadly, it happens. Kaya kung nahihira mo na itong mga pitong signs na ito, then siguro malino na sa'yo na parait lang talaga siya sa'yo, alaga lang talaga siya sa'yo kasi special ka para sa mata niya bilang kaibigan, a special friend kumbaga. Hindi kanya nakikita as partner but as a friend. Pero huwag kang malungkot, may mga magkakaibigan na nauuwi sa lovers, yun ay kung magmamature siya at makikita niya yung worth mo. I hope nakatulong tong video ko na to sa inyo. If nakatulong naman, please help me share this to your loved ones na posibleng natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagbigyan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. Yeah, vlog pa natin sa ira. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa video. And I hope to see you all on the next one. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and protect you always. Peace.